Ang Ebanghelyo ngayon, Lunes, Abril 1, ay galing kay San Mateo chapter 28 verse 8 to 15. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. "Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, 'Huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala sa inyo.' Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganun nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang ipinamamalita sa mga Hudyo." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating pagninilay ngayong Lunes ay galing kay Brother Selton Sindo ng Hand of the Sower Catholic Community. Handa na ba kayo? Ito noon ang laging pambungad na linya sa sikat na TV program Balitang K ni Corina Sanchez na kinatutuwaan ng karamihan. Sa Ebanghelyo, sinidlan ng magkahalong tuwa at takot ang mga alagad nang matuklasan nila ang puntod ng ating Panginoon na walang laman. Sadyang hindi pa nga sila handa sa kanyang muling pagkabuhay. Kahit pa ilang ulit na niya itong ipinahayag bago pa maganap, hindi pa rin sila makapaniwalang ganap. Huwag natin silang karakarakang husgahan dahil hindi ba't ganun din tayo pag nagkakaminsan? To see is to believe pa rin ang ating batayan. Hanggang sa dulo ba'y si Jesus pa rin ang dapat may patunayan? Hindi. Tayo at hindi ang Panginoon ang dapat may patunayan. Si Jesus nga ba'y tunay na buhay sa ating mga buhay o pilit nating pinananatiling patay siya sa pamagitan ng patay na pananampalataya? Nagawa na ba nating magpatawad sa taong sinaktan tayo ng lubos o buong pusong magkaloob sa kapwang sa ating mas naghihikahos o magmalasakit sa mga nasa kagipitan ng walang pabuyang inaasahan? Ang muling pagkabuhay ay matibay na patunay na katulad ng Panginoon, makakayanan din nating magtagumpay sa mga personal nating kamatayan, malubhang pagkakasakit, kaguluhan sa pamilya, pagkakabaon sa utang, pagkawala ng mga mahal sa buhay, at maging sa pagharap sa sarili mismong kamatayan. Naway maging laging handa tayong magpatotoo sa mga ginawang pagbabago sa atin ni Kristo upang lalo pang maipalaganap ang kanyang paghahari dito sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, maging daan nawa kami sa muling pagkabuhay ng aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.